Hello guys, welcome back to my channel. This is my grandchild Athena. Hello, say hi Athena, look. Una po sa lahat, bago po tayo mag-start, gusto ko lang pong magpasalamat din po sa mga nag-subscribe at saka nanood po ng una kong vlog, yung first vlog ko po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Ang topic po natin ngayon is tungkol po sa gaano po ba kahirap maging nanay. Yan po. Alam naman po natin lahat na napakahirap po ang maging nanay. Unang-una pa lang po sa panganganak, napakahirap na po talaga. Pero mas may mahirap po pong parte ng pagiging nanay. Yun po ay ang palakihin po yung mga bata, yung mga anak natin po. At makipag-deal sa iba-ibang ugali. Dahil alam naman natin na yung mga bata ay may kanya-kanyang pag-uugali. Yan. Bukod pa doon, para po sa inyo, ano po bang pinakamahirap sa pagiging nanay? Totoo lang po, araw-araw po ay mahirap. Lalo na po sa... Lalo na kung gigisingin po sa umaga. Sino pong nakaka-relate doon na... Sa umaga po, lalo na kung may pasok sa school, sa work. Paggigisingin mo ay puro, wait lang po, 3 minutes, ganyan. Pero huwag ka, abutin po talaga ng siyam-siyam bago po tumayo. As in super po, hindi po madali ang maging nanay. Doon po sa mga nagbabalak na maging pagkaanak o maging nanay, dapat po ay nakahanda po kayo. Ayan, naiirita na po yung aking baby. Ayan po, look. Ayan, naiinis na po siya. Ayan. Ayan, hindi tayo makapag-concentrate dahil po ang Athena po ay naiirita na po. Kasi po medyo mainit po talaga dito. Para po siyang summer ngayon dito sa Pilipinas. Medyo mainit po siya. So, ayan. Ang pagiging nanay po ay isang hindi birong trabaho. Dahil ito po ang trabaho na talaga naman pong walang katapusan. Kumbaga, walang sweldo, hindi ka pwedeng magreklamo, walang day off. O, wala rin pong pahinga. Yan. 24/7 kang magtatrabaho. At hindi porket napalaki mo na yung mga anak mo, eh, tapos ka na sa pagiging nanay mo. Ito po yun eh. Ako po, napalaki ko na po yung mga anak ko, so lahat po sila ay malalaki na. Yung aking pong bunso ay 16 years old na po. So dahil nga po, sabi nila, walang katapusan yung pagiging nanay, hindi po porket napalaki mo na yung mga anak mo, tapos ka na po sa pagiging nanay. Hindi pa rin po, kasi po, pagka yung mga anak mo po, nagka-pamilya na, nagka-anak, magiging nanay ka po ulit. Kagaya po neto, so nanay po ako ulit. So, ibig sabihin, babalik ka lang din sa number one kung saan ka nagsimula. Ayan. Ngayon po, sa mga ano po, may mga gustong isuggest sa susunod na video, pwede po kayong mag-comment sa, mag-comment below lang po kayo. Gagawin po natin yan. Iba-vlog po natin kung ano yung mga suggestion nyo sa mga susunod. So, sa ngayon po, short lang po muna yung ating vlog dahil nga po, ako ay may alagang ito. Naiinis na po siya. Tingnan nyo naman po. Kasi gusto niya malamig. Nakatapat sa electric pan. Nakagusto niya malamig lang po talaga yan po. Tingnan nyo po naman siya. Oh, ang gulo-gulo po niya. Oh, ayan. Napakulit lang po talaga niyan. Ano? Baby Athena, look. Oh, say hi. Hello everybody. How are you? This is Athena. Athena Odiseya. How are you guys? Kulit. Ayan, hindi ito talaga tayo makapag-concentrate dahil po siya ay gising na. Hindi tayo makapag-vlog ng maayos dahil po, ito po talaga eh, pawisin po siya. Pares po kami yan. Yun naman po, ang init po talaga dito. Hindi rin po kasi tayo makapag-vlog ng malapit po sa electric fan dahil po hindi po masyadong maintindihan yung ating audio. Wala pa po kasi tayong pambili ng audio. Medyo mahal po yun. So, saka na lang po ulit tayo mag-vlog. Yun lang po. Hindi po ako talaga makapag-concentrate sa ngayon. So, guys, yun lang po muna sa ngayon.
sana po patuloy niyo pong supportahin yung channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyo, guys. Thank you so much. Hanggang po sa muli. I love you all.